Due to bad weather, responders are struggling to bring down from Mount Mayon the bodies of the Cessna plane crash victims in Albay. The details in this report. Despite the bad weather conditions and the slippery terrain of the slope of Mount Mayon, responders were still able to retrieve the bodies of the four casualties from the crashed Cessna plane. This was confirmed by Kamalig Albay Mayor Caloy Baldo. Nasa body bag na po yung mga apat na sakay ng eroplano. Going po sila sa, pabalik na po sila dito sa atin, pababa. Actually, mga 2 p.m. More or less, 2 p.m. to 2:30. Pero, ang kuha natin doon, totally naglagay ng ropes. Yun ang kuha din doon. Siguro, ilan lang, pero nakuha yung body na napuntahan talaga nila. On Sunday, mountaineers assisted in making an anchor system for rope management to relay and bring down the bodies. One of these mountaineers were George De Mesa. De Mesa shares they spent 5 entire days on Mayon. So, ito yung strategy na naiambag namin sa local community o sa LGU ng Kamalig na nagkakaproblema. Lalo na rin yung mga rescuers. So kami nag-volunteer para mapadali yung rescue na nangyari. George even showed our team how the anchor system works. Tapos binutas mo na siya, lalagay mo na tong hanger, lalagay mo sa rito, for example, nag-expand na siya, lalagay mo tong nut, so, ganyan, for example, nakadyan na siya, ganyan. So, higpitan mo siya ng wrench. Tapos lalagay mo na ngayon yung karab, na laking palagi kasi mas matibay, hindi siya magbubukas ba. So, lagi may lubid. So, kapag lower ko ng victim, ginawa namin sa Mayon, lower namin, ginamit namin to. So, yun ang naging malaking tulong. Kasi kung naghahanap ka lang ng natural anchor, mahirap sa Mayon. Ganun ka-steep, kung ka-60 degrees ang inclination eh. Once the rope is connected to the anchor, mountaineers assisted in placing the remains on a body bag. They were aiming to bring the cadavers down to their base camp at the forest ranger station and then to the nearest barangay. Ginawa namin, di pinasok yung cadaver dun sa cadaver bag. Pero before that, kasi nag-decompose na yung body ng mga kawawang titignan. So, ginawa, minabalot ng duct tape, tapos papasok mo dun sa cadaver bag, lalagay mo sa sked. Plastic siya. So, wrap mo siya with the straps around para hindi siya mahulog. So, yun ang ginagamit para slide mo sa lubid na mas mabilis. But despite their efforts, bad weather persisted, making the slopes more slippery. So, boss, ini-expect nga natin ngayong araw na makababa kaso the sitwasyon ng panahon. Then, yung mga retriever operator natin, exhausted na din. An Air Force chopper tried flying over the site to lift the bodies instead, but it still was not able to do so due to the rough weather conditions in Kamalig, Albay. Pictry namin, lumipad kanina yung Air Force, yung chopper, para makakuha ng pwedeng kunin na lang yung mga nanon sa taas, kaso walang pagkakataon. Responders will again attempt to airlift the bodies once the weather improves. Basta may pagkakataon na makita ng piloto yung pwedeng pagkuhanan, yun po ang gagawin. Meanwhile, at the foot of the mountain, a mass has been held in remembrance of the victims. May special tayong dahilan. Kahit pa paano, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat natagpuan na ang makatawan ng mga na-aksidente sa aeroplano dyan sa malapit na sa crater ng Bulkan. Around 385 responders, which include military personnel and mountaineers, have been mobilized for the retrieval operations. Investigation is underway as to why the plane flew over a designated no-fly zone. Aryan Kalumbiran, VR1 News.